So yan guys, hunting natin ngayon yung training natin na magaling kumampay nung nahuli. So yan, sinusubukan ko na siyang dalhin sa gubat. Dito guys, dalawang pangati dito. Sipol, o yan, may dumating na agad. O yan, magaling kumampay, nakahanap agad. Pero ang ano dito guys, sobrang intense, ang tagal, ayan. Ang tagal bago nahuli niyan, palipat-lipat lang siya ng apakan. So ngayon guys, habang pinapanood natin yung excitement natin, excited na paghuli dito sa kumakampay na alimuko na to, magsha-shoutout tayo. So umpisa na natin yung shoutout natin. Yun. Shoutout nga pala kay Padi Sagwan, Sagwan ni Tatay. Shoutout din kay Bro Nelson de la Cruz. Pati kay Idol GC Adventure. Ayan, may dumaan na limukon, dalawa kasi yung lumapit guys. Nasa taas lang yung isa, ayaw bumaba. Pero hindi siya kumakampay. Ito, nung lumapit, talagang doon pa lang sa mata sa kahit kumakampay na. Ayan, yan na naman siya. Nagawa lang tulay-tulay yung trigger ng cage strap natin. Yan yung cage strap na ginawa ko na parang sombrero. So balik tayo sa shout out. Arnel G. Ansing, shout out sa iyo bro. Lakay Rex Padli Sanggokap. Panorin nyo din yung mga ano ni Rex Sanggokap. Saring hunt. Nanay Ruby Channel, Katribu Hunter, shoutout sa'yo. Secret Hunter Channel, shoutout. Jean Chris TV, shoutout. Wild Dove Hunter, shoutout sa'yo. James Vlog, shoutout sa'yo pa di. Sumandag ni Biwan at Bito, ingat lagi mga bro. Wild Nature TV, shoutout. Para Paragat TV, shoutout sa iyo Noy. RM Sindong Mix Vlog, ingat-ingat yan sa trabaho. Ingat ba rin? Yan, mapak na yan. Hindi ko na nabilang kung pangilan na kasi isa shoutout tayo. Yuhan TV, shoutout pa rin. Taguku TV, shoutout. Kevin Puerto Vlog, shoutout. Mayong gabi, mayong odto, mayong buntag. Aris Thunder Ramos, shoutout sa'yo. Pamandulan Vlog, shoutout. Haribon Channel, shoutout din. Tungski Discrapper, shoutout. At saka kay Jonax TV, Noy, shoutout sa'yo. Pati na rin kay Sinihan TV, shoutout. Tsaka kay Edi Daldi, shoutout sa inyo. So yan guys, talagang ang tagal bago nahuli. Yan, nararamdaman ko na kung may ihi ako o natatay siya, sobrang nervous kasi pangalawang bisis ko pa lang yung kakahuli ng kumakampay. Yung ginagamit natin pangati, kung maalala nyo guys, yan yung wais na limukon na magaling din kumampayan, pero kumbaga eh, umpisa pa lang, kaya di speaker pa lang siya kasi ngayon pa lang talaga nagbabalikan ang mga limukon dito. Training ground ko yan dyan. Dyan din ako na gano'n ang dalawang pangati sa isang cage strap. Dito din ako, kung napapanood yung mga na double cuts ko, dito yon sa area, dalawang bisis ko naka double cuts dyan. Diyan din, hindi pumitik ang una kong cage strap. Hanggang sa iniwan na lang kami. Sipol pa lang ang gamit ko noon. So, yan guys. So, kumapag na naman sa cage strap yung layaw. Pero, itong alimoko na to guys is may puti sa dulo ng tuka niya. May kulay na iba. So, yan.
Sinikip ko muna ngayon yan, trinatry ko. Sobrang amo niya guys, na hawakan ko nandito sa bahay. Ilang araw pa lang siya. Hindi siya kagaya ni October, baka si October ang papalitan niya. I-release na natin si October pagka gumaling nito. Ano, sobrang di ko na maintindihan yung puwet ko dyan. Umiikot-ikot na sa sobrang kaba kung mahuhuli ba yan o hindi. Nag-uumpisa na yung panghati nating mag-wild, pero matapang siya, kaya naman niya. Nga lang, wala pa talagang diskarte. Hindi man lang humuhuli yan. Ganyan din si Paul nung una, speaker ang ginamit ko hanggang sa ngayon, sanay na lang. So, ngayon guys, yung layaw o yung alpas o dapo. Ayan. Gusto nang magpaglaro. O, ayun. Hindi pa rin pumitik. Kung nakailang bisis na. So, guys, yan ang mga sobrang excited na paghahunt. Yung hindi agad pumipitik yung feed strap. Yung mapakan. So, sa bagay, matagal nang hindi nagagamit yan. Kumbaga, matigas na yung rubber. Ayun, umalis na. Tapos siya doon. Dito guys is hanggang ngayon may hinahunt pa rin ako sa area na yan na ang laki talaga ng boses, kaya ginagamitan ko ng speaker. Nga lang, hindi siya talaga bumababa, nasa taas lang. Hinuhunihan lang yung hinuhunihan yung ating mga gamit ng mga pangati. So, dito guys is talagang dito na magtatapos. Ayun, nahuli rin yung kumakampanya ng lingkod. May kulay yung dulo ng tuka nito guys. Ayun ko kung ba ngayon lang ako nakahuli ng ganyan lingkod. So ang gusto ko sana makahuli ako ng lasak. Pero napansin ko guys, yung pangati kong yan is kulang pala yung kuko niyan. Iwan ko, napansin ko lang ngayon, ngayon lang. Yung mga nakaraan araw ko lang napansin. So, ayan na guys, yung ano, kinuha ko na. Tapos dito, nung ibinabalik ko na yung cage strap, pitik naman, madaling pumitik. Kaya ang tagal ko na naman dyan, hawang hawak-hawak yung ibon. Ang tagal bago na i-sit na naman yan. Sayang nga, may dalawa lang sa malapit. Kasi lang ang tagal bago na sit up. Pitik na pitik. O, ayun, pumitik na naman. O, pitik na naman sa kabila. Makulit din tong cage strap na to eh. So, yeah guys. Pakita na. Kasulam yung huli. Kulit lang yung tuka. So malaki siya. So thank you guys sa mga sumusuport sa channel ko. Sana huwag kayong magsawang sumuporta. Thank you. God bless us all.